J Queen Palaban talaga eh, no? Bakit may luha si ano, John Medellaga? Sarami ko na naman tinasabi, para ako si Silomet po, kaya na. At nga ba, Virgin? Ang arte! Nakakatawa kasi nakailang sabi siya, naniniwala talaga ako doon, guys! Share hard! Kasi na taas ang energy niya. Reaction events, talaga. So ayan, babalik ng mother queens natin sa backstage para mag-kiki-kiki-kiki. I have not been given a compliment, whereas the judges have paid you the most on her wrist. So, bakit parang mas galit pa si Ming? Nakakatawa yun! Bakit galit? Nakakatawa yung basok na. Nakakainis yung editing. Ano naman itong antak na to? Teka lang. Hindi ko kaya. I'm a serious kind of person kasi. Uy, ganun naman itong antak na to ah! Divine. Welcome back to my channel! This is Vinyas Deluxe and for today's video, tayo ay magre-react sa antak! Ngayon, itong antak hindi ko pa napapanood. So, sabay-sabay tayo magre-react dito ng totoong reaction natin kung ano ang mga mayayari at sana bongga ang antak this episode kasi pasabog yung antak last week dahil kay Versex at kay Kiana, di ba? Ba-andar ngayon kaya sino ang magpapa-andar sa antak nila? May mga bakla kayang malalasin ulit? Let's find out. Play. Paki-play, Vinyas. Ako din pala. Alam, may trigger warning. So ayan, pabalik na sila sa backstage. Safe sila bench. Si John Fidelyaga, si J-Queen. Pero ako pala ng state lang to. Ay! Wala nang scaman ha. Confident! Bet kayo! Sabi ni J-Queen, sure na ba to? Wala nang scaman ha? Oh. Ah, hindi. Kasi last episode, sabi, safe sila. Pero, well, safe naman talaga sila. Tapos yung kabilang grupo is mga top. Second episode na. Pero wala pang natatanggal. So, masaya talaga ma-safe lang. Come here, Ollie. Ayan na naman sa bayo. Salamatan tayo. Chimbang. I don't wanna flop. Good. Nah. Ewan lang. Si J Queen talaban talaga eh, no? Dapat lang kami yung kiss time. Eh sabi ko. Bakit may luha si ano, John Medellaga? So, feeling ko iiyak siya dito sa antak na to. Namumula yung eyes niya eh. Inom natin itong challenge na to. Inom natin kami yung safe na to. Bakit hindi magandang place maging safe? It's better than bottom. May piting niya sa kanya and alat ng iwawakis ko. Bongga si ano ha, si John ako yung talagang fierce talaga siya sa mga comments niya. Pero at least ginalang naman niya si Ben, sinawag niya pa rin mama. And also today, pakamanipik siya with the Yusei fabric. Oh, actually oo nga no. Fabric, tsaka, pero nasa ano yun, nasa garbage yun. Provided them. Pero hindi yun yung main. Cardboard atay na. Oo, pero hindi dapat yun yung main na ano, naging sentro nung kalalabasan mo. Actually, oo nga. I think that's not fair. Dami ko na naman tinasabi, para ako si Silhouette po, kaya na. Sabi niyo para daw siya si Silhouette kasi dami niyo nang sinabi. Dali, bigyan ko ng booking. Nakakatawa si Zen, bibigyan daw ng booking si Zimba kasi virgin si Zimba. Walang kami sa culture ng gawin na booking mo kami naman. Wala daw sa ganung concept si Zimba kasi tingnan mo naman, naka-blonde siya pero labas yung itim na buhok niya sa likod. Talagang walang booking. Tiyari! At nga ba sa virgin? Ang arte! Sabi niyo, nakakatapos siya. Hindi ko lang masama lagi. Oh, hindi kasi si Zimba lumaki sa gay culture kasi sa safari culture siya lumaki. Tara. Sa kanila makikipaglaban ka para makuha mo yung buhay mo, hindi para makapag-aurahan. It is so hard. Narinig ko na naman yung 80s kay John ako. Patungo na to dati, sabi niya artist daw siya. Anong artist? Sabi niya, sorry na may list kasi ko. Ha? Anong artist? 80s pala yung gusto niyang sabihin. Naniniwala ko talaga, guys. Nakakatawa kasi nakailang sabi siya, naniniwala talaga ako doon, guys. Share hard. Kasi nataas ang energy niya. Reaction bench. Talaga. Tapos sila lahat, nakatingin lang sila kay John. Hell yeah. So, kung sabi yung bet ko, ano, like, yung bet kong basis. Aww, in fairness, super nakailang banggit na din si John Queen sa mga ilang confessionals niya na gusto niyang maging katulad si Bench. Bongga. Fangirling. Out. Sa isang tao ay
Gabi, iba-iba siya. Hindi siya isahan lang. Actually, kasi talaga ang gender, ano siya, iba-iba siya talaga. Kung ano yung ma-feel mo dun sa era na yon, yun ka. Nagbabago siya. Parang crush mo, di ba? Yung crush mo nung bata ka, hindi mo naman na-crush yun ngayon. Rape ako na 18, guys. So, Oh my God, nakakaloka ang revelations. Talaga sa antak, makikilala mo on a deeper level yung mga bakla, di ba? Yung mga queens. And para i-share niya yun sa ating lahat, di ba, publicly, sobrang brave. Ito yata yung reaction video na hindi ako makapag-react. Pag mamalit, dapat nakukuha nila sa mga customer nila sa bahay. I love you. Ang bigat naman itong antak na to. My God. Nakakaloka kayo. 13 na lalaki. So ayan, bumabalik na ang other queens natin sa backstage para mag-kiki-kiki-kiki. Oh my God, nakakaramdam ako na mas bibigat pa tong antak. Ay, Mama Chiki, panang galing yung hindi ko aesthetic to, ah. True, very maxi nga yung look na yan. Something is in me that they saw. And probably I haven't seen yet. Ano naman itong antak na to? Teka lang. And si Angel, hindi niya talaga stand on the side. Grabe, sobrang ate ni Maxi. Nakakaloka. Thank you so much, Absolute. So masarap-sarap na usapan. Absolute baka naman. And sponsor pala Absolute sa bikini, man. O, Absolute sa akin din. Baka naman. Hindi in-expect na magta-top like a top always. Hindi naman sinasabihan na hindi sila magta-top because provincial queen sila. Because yun yung inapansin. Bakit lagi natin pinapasok yung provincial queen? Pero hindi naman sila minamaliit dahil provincial queen sila. You guys better watch out because some of you have been in the States 2 weeks in a row and have not been given a compliment whereas the judges have paid you the quota for respect. Bakit parang mas galit pa si Mick kesa kayo di pota? Good luck to you on the other challenges, girls. Ito parang hindi nyo alam mag-comprehend. But... Wait, nakikita ka? Nakakaaliw siya, di ba? Hindi ako Wendra. Ba't hindi ako mapapoto? Alam mo, feeling ko, yung mga straight girls na nanonood nito, hindi na naiintindihan yung mga ibang pinag-uusapan. So, ayun, sabi niya, kahit hindi ako Wendra, ibig sabihin niya, kahit di daw siya manalo. Special artist ako, na drag queen. Tema ba na nandito ako? Bakit ang lungkot-lungkot ng anta? Oh my God, walang gatan. Hindi ko kaya. I'm a serious kind of person kasi. Alam mo, kaya wala naman ako problema. Feeling ko naman problema ako. May chat na hindi naman ako gato talaga sa garinas. Kasi minsan kakainin ka din ng ano mo, yun ang inner saboteur mo, di ba? Na parang ma-feel mo itong mga bagay-bagay na to. Pero oh my God, that's worse. Ano pa, di ba? Nasa competition ka. Alam mo, grabe. Sa amin to season namin, imagine ninyo, ang naglaban sa design challenge ay parehong designers. Si Corazon at si Turing, di ba? Parehong nagtatahi. Pero sila yung naglaban. Sa comedy challenge, bottom ako sa impersonation. Grabe, no? Talagang dun ka titirahin kung saan ka, feeling mo dun ka magaling. Pero talagang kailangan mo lang kumapit sa iyong core. Dapat kahit anong mangyari dito, kung i-judge ka nila ng feeling mo ay mali, dapat nakaano ka pa rin sa sarili mo na hindi. Magaling ako dyan. Dapat unshakable ka. Kasi after all, this is a produced show. And hindi siya competition lang, di ba? Ano siya? Reality show din siya. So, after the judging and all that, kailangan interesting ka din sa backstage. At the end of the day, sister, we're still not pero tingnan nyo, oh, yung mga bakla talagang, ang dami niyang talak last week, di ba? Nagalit siya. Pero yung mga bakla, kina-comfort siya. Ibig sabihin, baka hindi naman siya talaga ganun kasamang tao. Hindi tayo magbubuwag, di ba? Yun ang pangako natin sa isa't isa. Alam mo yung pangako na sila sa isa't isa. Nakakamiss ang work, yeah, no? Oh my God. It's either you break their heart, their dreams, or you break yours. Uy, grabe naman ito! Antok na ito, ah! May tattoo ako sa... Kilikinin. Queens last Viking. Quack! Nakakatayo! Nakakatayo yung basok na. Nakakainis yung editing. Walang pinanggalingan yung story. Ganyan, may tattoo ako sa kilikili. Tapos sige na Queens 5 minutes. Pasamog yun ha. Talagang naiangat ng tattoo sa kilikili ni Kiana. Ang drama ng antak na to. Oo, oh, wala continuation. Yun na yun. Di wala nakapag-react sa Yudi Pota. Pasamog yung ano, oh, 5 minute girl natin. Blondina. Grabe din itong lipstick na to. Sobrang intense. Shantees. Angel, Shantee, your father's tale. I'm happy talaga na nakapag-stay ulit si Angel, no? Diba? Hindi siya natanggal agad.
happy ako na si Tita Baby din, hindi na tanggal agad kasi I'm so excited for this people sa kanilang mga stories, sa happiness na maaambag nila sa Drag Race. Pero kung contestant ako niyan, ay nako daya, kakainis. Parang oh my god, nabawasan na sana ako ng isang kalaban na magaling. Pero andito pa rin. Pero buti na lang, nanonood lang ako sa bahay at nagko-comment. Grabe. 11 queens still remain, now, di ba? Oh my god, grabe itong mga antak. Oh my god, nakakaloko itong antak na to. Parang ito na yata yung isa sa pinaka-sad na napanood ko ever na totoong buhay, di ba? Sa mga magpakailan ba? May napanood ba akong mga ano doon, malungkot? Ito na yata. So, galing. Galing ng Drag Race para makapag-produce ng ganitong content for everyone. So, dahil dyan, hindi ko masyado nakapagpatawa this episode. Manood na lang ulit kayo sa next episode. Dahil dyan, comment ang set ni Vinya sa baba. And then, please subscribe! Kakaawag ka tawa ng tawa dyan, ha? Marami namin salamat mga Macy's! Love you! See you again sa next vlog. Mwah! Ayan na, hindi na ako masyadong umawak sa buhok. Mawak pa rin ba ako sa buhok? Ayan, nakikinig ako sa mga ano nyo, advice nyo. Kasi nga, boss ko kayo. Bye-bye!